Hello everyone! Welcome back to my channel. For today, isha-share ko sa inyo guys yung aking experience and yung aking quick thoughts regarding about dito sa paggamit nitong Kojisan na kojic acid soap. So guys, disclaimer lang, hindi po ako professional or medical expert by any means. Yung isha-share ko sa inyo ay na-experience ko lamang po. And case-to-case basis po tayo, this product may or may not work for you. So ako po guys ay may skin condition na keratosis pilaris or yung tinatawag nating chicken skin. Meron din po akong scalp psoriasis and also I do have keloid scars. Before ako guys gumamit nitong product na ito, nagpakonsulta muna ako sa doktor and yun ang pinaka-best advice ko sa inyo kung meron man kayong mga skin conditions like me. So ako kasi guys, I've been trying to look for a product na talagang makaka-help na mabawasan yung hyperpigmentations and dark spot ko sa katawan. Kasi since I do have chicken skin, nanghangati ako everyday and sometimes hindi ako aware. Masayo lang kapag natutulog ako na nasa scratch ko yung balat ko, nagiging scar siya, nagpepeklat siya, and ayun, may mga hyperpigmentations and dark spots. And to be honest, nandito ako sa States, ang hirap maghanap ng mga ganitong klaseng product dahil hindi sila mahilig sa mga ganitong klaseng produkto. So, ito pala guys, nabili ko siya sa Philippines and this is 120 pesos before. Hindi ko lang alam kung nag-iba na ba sila ng price. And yung amoy pala niya, amoy fresh siya, amoy citrusy. And yung pakiramdam nito guys, kapag ginamit nyo ay squeaky clean sa balat, parang banat yung feeling mo, parang natatighten yung skin mo. And at the same time, medyo drying siya. Aking skin type ay dry skin. So, nag-patch test muna ako sa aking skin and good thing wala akong naging allergic reaction sa paggamit nito. So again, ang reason ko kung bakit ako gumamit ay to brighten up yung certain parts ng aking balat para pumantay siya dun sa natural complexion ko. Ngayon pa lang masasabi ko sa inyo na talagang effective siya. Akala ko joke lang yung mga naririnig ko sa reviews, pero even my best friend ang sabi niya na talagang nag-work din sa kanya ito, na nag-brighten up daw yung complexion niya. Though ako guys, ang aking skin shade sa mga base makeup, I'm usually light. Sa mga ginagamit kong tinted sunscreen sa Philippines, usually light po ang aking shade. Para sa akin guys, this one really helps my chicken skin, yung skin condition ko na keratosis pilaris. Ako po, before, sa forearms lang ako may chicken skin. Pero ever since nung pumunta ako dito sa States, every winter, nag-accumulate ako all over sa aking katawan and makikita nyo din dito sa aking lower cheek area. Gusto ko lang talaga na umoke yung itsura ng balat ko and this one is really effective for me. So based sa aking doktor, ang sabi niya, ang kojic acid daw ay may antimicrobial properties and also this one helps to brighten or lighten yung mga sun damage, yung mga age spots, yung mga dark spots, and yung mga hyperpigmentations. Sabi niya, sometimes kojic acid also used by those people gusto matreat yung kanilang blemishes and yung kanilang mga mild pimples. And sabi din niya sa akin, a lot of people, mostly sa Asia, ay gustong-gustong gumamit ng kojic acid soap kasi nga meron siyang lightening agent property. Kahit na meron akong dry sensitive skin, it worked for me. So ito guys, mainly ginagamit ko lang siya sa aking katawan. Sometimes, kapag gusto ko na medyo matreat ng onti yung aking face, kapag medyo tan siya, ginagamit ko siya sa aking mukha from time to time. Pero sabi sa akin ng aking doctor na wag ko daw to gamitin na long-term use. Kung gusto ko daw siya gamitin, kailangan interval yung paggamit sa kanya kasi ang long-term use daw nito ay pwedeng mag-cause na mas ma-prone tayo sa sunburn. So mas mabilis tayo ma-sunburn. Since I do have dry sensitive skin, I do have my own technique. So since sa katawan ko siya talaga ginagamit, ang ginagawa ko sa mga areas na kailangan ko talaga mag-brighten up yung complexion para pumantay dun sa natural skin tone ko. Katulad dito sa aking forearms, ayan, kung makita nyo, medyo nag-lighten na. Kasing freckles yung aking chicken skin. Ang ginagawa ko guys, yung first 3 days ay 30 seconds lang and then yung mga sumunod na linggo hanggang isang minuto. Pagdating naman sa mukha guys, sobrang sensitive kasi ng balat ko sa mukha. Hanggang 15 seconds ko lang talaga siya ginagamit. And then, nagbabanlaw na ako ng mukha and ang aking katawan.
So again guys, case to case basis tayo. So ang tanong, na brighten up ba or effective ba ito sa akin? Definitely yes. A lot of dark spots sa aking likod, talagang totally na brighten up niya. Talagang umoki yung aking mga hyperpigmentation sa katawan. And I'll be honest with you guys, in 2 months, makikita mo talaga yung result kapag ginagamit mo siya every day. So every single day, ginagamit ko itong kojic acid soap. Para sa akin guys, this is a lifesaver. If you want to achieve a brighter complexion, you can use this. This is also a very affordable way of achieving a brighter complexion instead of using yung mga glutathione pills o kaya yung drip na mga pampaputi. O to be honest, ang gusto ko lang talaga for myself is just na para ma-clear yung discoloration ng balat ko. And this one does the job when it comes to that. And it's very effective for me. Ang tip ko lang sa inyo, if you have dry sensitive skin, gagamitin nyo to for the first time, mag-patch test muna kayo sa inyong skin kung may allergic reaction kayo. And yung mga first days ninyo guys, mga 15 to 30 seconds lang, and then sa mga susunod na linggo, pwedeng hanggang mga isang minuto, hanggang tatlong minuto nyo na siya ibabad sa balat nyo if you really wanted to achieve a brighter complexion. Sa iba guys, narinig ko para daw mas maging effective ito. Of course, gumamit kayo ng mga lotion na talagang merong mga skin lightening agent. Like for example, Skin White sa Philippines, yung mga Nivea may nakalagay na nakakapagpaputi siya, ganun. Of course, you can use more product para mas ma-achieve nyo yung result kapag gusto nyo talagang pumuti kayo. But definitely for those who are struggling with dark spots, hyperpigmentation, this one can help you to brighten up yung mga areas ng inyong katawan or even your face. So guys, I can recommend this to you, but then again, you just have to consult your doctor if you have underlying skin conditions. By the way, kapag gumagamit pala ako nito guys, ang nafe-feel ko ay sobrang tight ng aking balat. As in, parang banat na banat siya, squeaky clean, ganun. Parang talagang feeling mo na linis-linis ng katawan at ng mukha mo. For me, ang maya-advise ko lang, if you have very, very dry skin and if you want to use this, pagkatapos nyo talaga maligo, huwag nyong sobrang harsh, yung talagang tap-tap lang, and then habang medyo basa-basa pa yung katawan nyo, mag-apply kayo agad within 5 minutes nung inyong moisturizing lotion. So that's it guys for this video. Sana kahit papano na-share ko sa inyo. Paunti-unti ako nag-share ng mga products na ginagamit ko for my skin. Again, this may or may not work for you. So para sa akin guys, there's nothing wrong sa paggamit ng mga products as long as alam nyo kung ano yung mag-work sa inyo or hindi. So hopefully nakatulong sa inyo to at sana kahit papano may natutunan kayo sa video na ito. Of course, if you do like this video, you can click the thumbs up button, and if you want to get notified of my future uploads dito sa aking channel, just click the subscribe and the bell button down below. So thank you so much for watching guys, and I will see you on my next videos. Bye!